Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Ratlis Boxing Channel. No? Pag-uusapan natin ngayon itong inamin, pag-amin ni Bob Arum na kahit nga gusto na ng dalawang boxer na maglaban, Terence Crawford at saka tong si Sean Porter, ay mahirap pa rin na ikasa ang laban na ito. At isa pa, bakit malabong matuloy kung sakasakali ang Inoue versus Navarrete na laban? Yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na mahilig mangarap at kating-kating. Okay, ano pa hinihintay mo? Pindot na, okay. Bakit hindi matutuloy ang laban ni Inoue at Navarrete? Una sa lahat, hindi matutuloy ito dahil wawasakin na ni General Casimiro itong karir ni Naoya Inoue. Naniniwala tayo dyan, no, na ma-expose ng gusto. Na-expose na ni Nonito Donaire, no? Itong invincibility nito ni Naoya Inoue. At lalo itong na-expose o makikita lalo ng mundo ng boxing na hindi naman pala, no? Katulad ng ine-expect nilang monster itong si Naoya Inoue. At lahat ng yan ay magwawakas sa laban niya kay General Casimiro. Anyway, kung sakaling makarecover siya sa kanyang makakamit na pagkatalo dito sa ating Cuadro Alas Angas ng Pinas, General Casimiro, ay may posibilidad na dun magbabawi sa Japan, no, itong si Naoya Inoue para maghilom, para paghilumin ang kanyang mga sugat na natamo sa pakikihamok dito sa ating General Casimiro. Anyway, bukod dyan, kung sakasakaling may karir pa si Inoue, pagkatapos ng laban niya kay General Casimiro, ay parang napaka-imposible nitong kagustuhan ni Navarrete, no? Kasi si Navarrete, wala siya sa tamang ano, no? Hindi niya alam, siguro hindi niya alam kung sino sa kanila ni Inoue ang A-side, no? Bagamat pareho silang bata ni Bob Arum, imposible ang hinihingi niya. Una, si Inoue, hindi na siya kalakihan dito sa 118 pounds, no? Ikalawa, sa sinapit niya kay Donaire, mag-iingat na to na lumaban sa mas matataas yung timbang. Alam naman natin na si Navarrete ay papunta na yan sa 126 pounds. Kaya lang siya nag-i-stay hanggang sa kasalukuyan dito sa 122 ay dahil na rin sa siguro napangakuan siya ni Lolo Bob Arum na mag-stay ka muna riyan, baka makalaban mo pa si Inoue, no? Pero malabong mangyari yun, matutupad lang kasi gusto ng umakyat ni Navarrete. Malamang yan, lumalaki na masyado si Navarrete kaysa sa timbang niya, nahihirapan ng kunin, no, yung 122 pounds. So kung papunta na si Navarrete sa 126 pounds, tapos gusto niya sumunod lang sa kanya sa 122 si Inoue, masyadong malabong mangyari yun. Dahil lang A-side dito, kung sakasakaling sila ay magkikita, syempre si Inoue, no? Pwede lang maganap yun kung siya mismo yung bababa ng 122. Ganon din yun sa kaso ni General, kung sakaling si General yung tanghaling magwawagi. At kung sakali si General yung tatalo kay Inoue, at sigurado pala tayo, hindi kung sakali, no? At gusto niya labanan ni Navarrete, kinakailangan si General yung magpapasya na hindi siya yung bababa o hindi siya yung aakyat sa 122 kung hindi si Navarrete yung bababa ng 118. Dahil
marami pa rin pwedeng kalabanin, no? Itong si Nui at si Casimiro dito sa 118, maghihintay lang yan na may mga umakyat, no? Dito sa ano naman, sa light bantamweight division. Marami ring malalaking pangalan diyan, eh, 'di ba? Sila Chocolatito, sila Estrada, si Angkahas. So pwede pa nilang labanan 'yan kaysa silang umakyat sa mas mataas na timbang, medyo dehado na sila doon, no? Siyempre dito sa boxing, na hindi pa siguro naiisip na ni Navarrete, ang nagpapasya ng mga timbang dito, hindi yung B-side, no? Yung A-side siyempre. Alin man o sino man na manalo dito sa labanan, tsak na nga natin na si Casimiro, ay tinitiyak natin na mas malaki ang pangalan kaysa kay Navarrete. Dahil kumpara, ikumpara mo sa mga nilalabanan, ikumpara mo sa mga nagdaan laban, mas malalaki yung pinagdaanan nito na Casimiro at saka ni Naoya Inoue. So malabo pong mangyari yan na si Inoue or si Casimiro ang aakyat para makalaban si Navarrete. Magtatagpo lang sila kung mismong si Navarrete ang magbabawas ng timbang. Pero kung hindi, maraming malalaking pangalan pa kaysa kay Navarrete ang naghihintay sa lower weight ng 118. Okay? So punta naman tayo dito sa isa pang topic natin. Nakakatawa talaga to si Babarum. Kitang-kita na rito yung pag-atobili ni Babarum. Kaya ine-expect natin na wala na pong magaganap o wala nang malaking magiging kalaban itong si Terence Crawford. Bakit, no? Nung nasabi kay Babarum na ayon kay Sean Porter ay nag-usap na sila ni Terence Crawford at silang dalawang boxer ay nagkasundo na pwede silang maglaban balang araw, no? O pwede silang maglaban na, no? Wala nang balakid kasi sila na yung mga boxer, eh, no? Okay. Nung tinanong si Aram kung may posibilidad ba na maglaban para naman magkaroon ng malaki-laking pangalan sa mga nakalaban ton si Terence Crawford, maganda yung binitiwan ni Bob Arum. Ang sabi ni Bob Arum, okay yan, no? Walang problema. Kahit hindi pala walang problema. Ito ang sinabi ni Babarum. Kahit na gusto ni Terence Crawford at ni Sean Porter na maglaban, ang problema ko dyan, may problema pala si Babarum, ang problema ko dyan, sino magbabayad? anong sino magbabayad? Ako ba? Si Bad Aratelis ba magbabayad? Ano sa tingin mo, Bob? Ikaw ang promoter niyan, eh. Ikaw yung promoter ng A-side. A-side jack dyan si Terence Crawford. Siya ang champion. Siya yung pinopromote mo na pound for pound. Siya yung pinopromote mo na superstar. Tapos itatanong mo sa amin sinong magbabayad. Ang sinasabi ni Bob Arum, Chuck, malaki ang hihingiin ng bawat isa kasi hindi naman small time na laban 'to, no. Ang unang pinoproblema ni Bob Arum, saan niya kukunin yung ipambabayad dito? Okay. Bakit hinahamon mo si Manny Pacquiao na maglaban sila ni Terence Crawford? Kung si Sean Porter nga pala, si Sean Porter pa lang pala, ay hindi mo na alam kung saan mo kukunin yung bayad. Kasi kilala niya si Terence Crawford, eh. Kung ganyan kabigat yung laban, ang problema kasi ni Bob Arum, sinanay niya na mga walang pangalan yung nilalaban kay Terence Crawford. Tapos ang lalaki ng mga binibigay niya. Kahit nga hindi na pay-per-view, malaki pa rin ang bayad niya kay Terence Crawford, eh. Sanay si Terence Crawford na malaki kita kahit na... At sanay na si Bob Arum, nalugi siya kay Terence Crawford. Kaya pala, hindi niya na binibigyan ng malalaking pangalan dahil una, hingi na malaking bayad si Terence Crawford. Ikalawa, hingi, siyempre malaking pangalan yun. Bibigyan mo rin na malaking bayad yun. Lalo na kung nasa ibang promotion.
yun pala ang pinakamalaking dilema ngayon ni Bob Arum, no? Paano niya mababayaran yun? Hindi naman, kasi si Bob Arum, sanay siya na yung superstar na dala-dala niya, kayang kumita sa pay-per-view. Eh, etong problema ni Terence Crawford, hindi naman kayang kumita sa pay-per-view. O bakit tayo bitawan na lang ni Bob Arum? Hindi nga po pwedeng bibitawan niya kasi o-opera niyan, di ba? Malaki ang kikitain ni Terence Crawford sa ibang promotion. May kakayahan magbayad. Halimbawa, mapupunta siya sa Dasun. Eh, hindi naman pay-per-view yung Dasun. Kukontratahin ka ng Dasun. Mapapahiya yung buong top rank promotion na bakit itong boxer namin, nung sa amin lumalaban, hindi namin mapakita. Pero nung nalipat sa iba, ang lakas ng kita. Magagayahan na yung mga batang boxer niya. Lipat na tayo ngayon pa lang. Sila Chopimo Lopez, sila si Loma, matanda na. Hindi naman matanda sa edad, matanda na sa serbisyo. Okay. Ang ibig nating sabihin, mga kapatid, dito sa pangyayaring ito, nalantad na kung paano na pinoproblema ni Baba. Hindi na pala problema ngayon yung basta yung may pangalan na gustong labanan si Terence Crawford, no? Ang problema ni Bob Arum, kahit kanino niya pala ilaban to si Terence Crawford, lugi siya. Okay? Kasi, Sean Porter nga, malaking pangalan. Pero hindi siya yung nagdala nung pay-per-view nila, aminin man natin at hindi. Malakas, kumita yung pay-per-view ng Errol Spence versus Sean Porter. Dahil kay Sean Porter, kay Errol Spence. Diba? Hindi naman kay Sean Porter yun eh. Malaki yun dahil Errol Spence. Ngayon, ipe-pay-per-view mo yan, hingi pa rin yan ng mga guaranteed na million-million pa rin. Kaya pala ato bili na to. Eh bakit ngayon gusto niyang hamunin si Manny Pacquiao? Ang habol ni Bob Arum, kaya niya inahamon si Manny Pacquiao para ka Terence Crawford. At malakihan ang kanyang magiging offer. Yung pera, yung site fee ng Saudi Arabia. Hindi yung galing sa kung saan, sa sarili niyang bulsa. Hindi. Kinakailangan niya, nakatali yun sa kondisyon na magbabayad yung Saudi. Eh, sa isip ko, Saudi rin pala yung magbabayad kay Manny Pacquiao kung sakaling ikaw ang kausap. Bakit hindi nilang dumiretso? Bakit dadaan pa sa iyo bago hindi ba kaya ni Manny Pacquiao, may sarili naman siyang promotion na dumirekta makipag-usap doon sa ano? Siya na yung promoter niya at saka yung makakalaban niya kung sino na promoter noon. Yun yung point ko eh. Hindi ka na kaya fake news yung mga pinagkakalat ni Bob Arum na may usapan sila ni Manny Pacquiao. Sarili niya ngang boxer, hindi niya na maikuha ng malalaking laban dahil nga wala na siyang kakayahan or wala na siyang tiwala mismo sa kanyang boxer na pwede niyang pagkitaan pa si Terence Crawford. Kaya bye-bye na yan, no? Yung laban na yan ni Sean Porter tsaka ni Terence Crawford. Wala talaga. Walang tiwala si Bob Arum. Nakikita pa. Nakadalawang lugi na siya kay Terence Crawford. Ayaw niya ng matatlohan. Kaya yung lahat ng hinahamon ni Terence Crawford, tinatantya pa rin ni Bob Arum. Miski nga si, ano ngayon, si Errol Spence ngayon, baka hindi kasahan ni Bob Arum. Ano na yung kinakatwiran ni Bob Arum ngayon? Kung bakit mahirap ikasa kahit yung Errol Spence tsaka Terence Crawford. Sinong bibili ng pay-per-view ngayon? Eh, walang pera mga tao. Eh, dun lang siya aasa ng malaki. Magsusugal siya para sa pay-per-view. Maraming manunod tsak. At tsaka sa live gate attendance. Wala tsak nag-live gate attendance kung ngayon mangyayari yun. So, yan po ang dilema ng ating Lolo Bob. Kahit na sa kabilang panig ay meron ng gustong lumaban kay Terence Crawford, ang tanong nga, Lolo Bob, sino ang magbabayad?
hindi po ako. At mas lalong hindi kayo. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bad Aratilis po.